Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Isang linggo pa lamang ang nakakaraan nang ibinahagi ko sa inyo dito sa ating programa ang bunga ng ating shortwave broadcast, particular na sa bansang Myanmar. Naku, napakaganda po ng patutuong yon. Kaya naman kung hindi mo ito napakinggan, abay maaari mo itong balikan sa ating video playlist. Checkin mo lang yung episode na ito. Ngunit huwag ka munang bumitiw dahil ibabahagi ko sa iyo ang tungkol sa buhay ng isa sa mga taong may malaking papel sa pagbubuo ng shortwave operations ng FEBC Philippines. Kaya naman samahan mo ako ngayon at sigurado akong magdudulot sa iyo to ng inspirasyon ang buhay at patotoo ng dating FEBC Chief Engineer na si Francisco Frank Matias na tinatawag naming Tatay Frank. By the way, kung natutuwa ka sa iyong napapakinggan at napapanood, mag-like at mag-subscribe lamang sa ating channel para hindi mo malampasan yung mga bagong episodes kada linggo. At siyempre, welcome po sa lahat ng ating mga nakikinig sa radyo. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ito ang The President's Report. Nagsimula si Francisco Frank Matias sa FEBC bilang isang radio operator at technician noong 1950s. Habang sinusubaybayan ang mga broadcast bilang bahagi ng kanyang trabaho sa FEBC Transmitter Room doon pa sa Karuhatan, Valenzuela, unang narinig ni Frank Matias ang Ebanghelyo. At hindi nagtagal ay nag-enroll siya sa Bible Correspondence Course na inaalok sa broadcast na pinamagatang What the Bible Teaches. Habang nag-aaral ng salita ng Diyos sa Bible School on the Air, ay nagsimulang kumilos ang Panginoon sa puso ni Frank at tinanggap niya ang kaligtasang mula kay Kristo. Ngunit kailangan niyang magdesisyon kung magpapatuloy ba siya sa FEBC o lumipat sa isang komersyal na istasyon ng radyo para magkaroon ng mas mataas na sahod. Ang kanyang mga plano ay nagbago nang makita niya ang dedikasyon ng mga misyonerong kasama niya na nagtatrabaho sa stasyon. Naramdaman din niya na tinatawag siya ng Diyos upang maglingkod. At ang kanyang tugon ay ialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon gamit ang kanyang talento at karanasan sa radyo. Sa kanyang 28 taong karera bilang Chief Engineer ng FEBC Philippines, tumulong siya sa pagtatayo ng ilan sa mga lokal na stasyon ng radyo na nagsasahim papawid pa rin hanggang sa ngayon sa mga lungsod ng Zamboanga, Davao, Bacolod, Cebu at Legazpi City sa Albay. Noong 1958, tumulong siya sa paglipat ng mga shortwave transmitter mula Karuhatan patungong bagong transmitter site sa Bukawi, Bulacan. Gayun din ang pagtatatag ng pangalawang transmitter site sa Iba, Zambales. Noong 1959, tumulong siya na mag-install ng unang high-powered transmitter na tinatawag ring Voice of Freedom dahil ito ang transmitter na ginamit na mag-broadcast mula sa San Francisco, USA noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1960, siya ay naging supervisor ng Bukawi transmitter site kaya nanirahan siya sa FEBC transmitter compound kasama ang kanyang buong pamilya sa loob ng 20 taon. Matapos na magretiro si Frank at ang kanyang asawang si Ate Luz ay sila'y nagpatuloy na maglingkod bilang mga misyonero sa FEBC Saipan sa loob ng 8 taon. Noong huling bahagi ng dekada 80 ay tinawag siya pabalik sa FEBC Philippines upang tumulong sa pinakamalaking gawain ng FEBC, isang multi-million dollar project
na tinawag na Southeast Asia Voice of Evangelism o ang SAVE Project. Ang Project SAVE ay nagsimula noong 1980s sa ilalim ni Engineer Frank Matias bilang Manila Shortwave Project. Ang layunin nito ay palitan ang lumang mga broadcast equipment at magtayo ng mga bagong antena at transmitter para matiyak ang mas malinaw at mas malakas na signal ng radyo patungong China at iba pang bahagi ng Southeast Asia. Ang karagdagang lupa sa tabi ng Bukawi Transmitter Site ay binili para pagtayuan ng mga shortwave antenna systems mula 1996 hanggang 2001. Nang matapos ang proyekto noong 2005, 15 years ang nakaraan. Ang Stones of Dedication ay inilagay bilang alaala sa katapatan ng Diyos sa pagtataguyod sa project. Sa pamamagitan ng shortwave transmitters at antena na ito, ngayon ay umaabot ang Ebanghelyo sa China at Southeast Asia sa mahigit 40 mga wika. Hindi nagtapos sa FEBC Philippines ang paglilingkod ni Tatay Frank sa Panginoon. Nang nanirahan siya sa Canada, siya ay nag-volunteer bilang coordinator ng FEB Canada para sa mga friendship dinners upang makapaglikom ng suporta para sa FEBC ministry. Hanggang 2019, nang siya ay nasa kanyang 90s, nagpatuloy din siya sa paglilingkod sa Panginoon bilang isang Sunday school teacher sa kanilang lokal na simbahan sa Canada. Ibinahagi niya, "Sa aking pagbabalik tanaw, nakikita ko na ang lahat ng aking karanasan sa loob ng 28 taon na paglilingkod sa Panginoon sa FEBC Philippines ay bahagi ng napakagandang plano ng Diyos para sa aking buhay. Gaya ng nasa Epeso, Kabanatang 2, Talatang 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Napakagandang makita kung paano ako pinatnubayan ng Diyos sa bawat hakbang at nagpapasalamat ako sa Kanya sa pagpapakita sa akin na ang paglilingkod ko sa Kanya sa pamamagitan ng radio ministry ng FEBC, binigyan niya ako ng bahagi sa pag-aabot sa maraming mga kaluluwa para kay Kristo na gamit ang Ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang bawat sumasampalataya. Noong November 20, 2021, sa edad na 97, si Tatay Frank ay namayapa sa Panginoon. Ang kanyang pagkawala ay mararamdaman ng maraming nagmamahal sa kanya, ngunit tayo ay nagagalak dahil sa pag-uwi ng isang mabuti at tapat na lingkod sa piling ng Panginoon. Habang patuloy nating ibinabahagi ang gawain ng Panginoon sa FEBC, tiyak na maaalala at ipagdiriwang natin ang pamana ni Tatay Frank sa ministeryo ng pagsasahing papawid at ang halimbawa ng kanyang paglilingkod, bunga ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Tatay Frank. Naku, maraming salamat po sa inyong pagtuloy sa ating programa. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Mag-ingat po kayo palagi at pagpalain kayo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.